meron kang may madana track. Hello everyone. Hello. And welcome to another episode. Yes. Salamat pala sa ating 25,000 subscribers. All right. By the time na i-post ko tong video na to, 30,000 na. Yeah. Sana, yan. Sana all. So, ano pag-uusapan natin today? Digital banking. All right. So, I'm sure napansin niyo na may mga ads at saka may mga I'm sure may mga kakilala kayo na nag-open na ng mga accounts sa digital bank, sa mga digital banks. So digibanks. I-differentiate muna natin. Ano ba yung kaibahan ng digital bank sa normal na bank? Hindi na, we're not saying that they're abnormal, no? Mahaba pila. Oo. So, ang traditional bank, syempre, makikita nyo, meron silang branches. Oo, pumasok sa loob. Oo. Tapos masasungit yung mga mga teller. So, pag digital bank, wala silang physical na, na branches, no? Oo. Kumbaga, you can access, open the account via your own smartphone. Oo. So, pwedeng sa website, pwedeng sa mobile app nila. Mm-hmm. So, all mobile digital. And, ang difference niya sa mga banks na nag-offer ng online banking is ganun pa rin eh, you have to go to the branch to open an account. Pero sa digital banking, you can just apply online. So you just usually download the app. Tapos yung mga hihingin lang yan dito is like, for example, of course yung pangalan mo, di ba? Kasi independent number account. Tapos hihingi ng ID yan. Usually, pinipicturean mo yung government ID mo and all. And makakapag-open ka na. Yung iba nga, parang sinubukan, 10 minutes lang doon, naka-open na raw sila ng account. So, mabilis lang. Ano ang opening na minimum amount? Wala. Ang maganda sa kanya, isa sa mga advantage niya is that walang minimum requirement to open an account. So, for example, no, yung mga inisip na, ay, wala kang 500 pesos or parang kailangan ko ng X amount of pesos para maka-open. Ang good thing sa kanya is that you can open ng walang ano, ng walang maintaining yan. Wala rin siyang maintaining. Wala lang parang salary account lang. Oo. Okay. So, okay, di-download mo na yung app or nag-apply ka na sa website nila. So, meron ka ng account, no? Mm-hmm. So, paano ka ngayon magde-deposito sa kanya? Ah, yung iba is po pwede through, kunwari meron kang cheque. Oo. Pipicturan mo lang yung cheque. Oo, yan yung nakikita ko sa mga ads na pinipicturan lang yung cheque. Which is, para sa akin na... Pwede ka selfie. Basta kuha yung code siguro ng cheque, no? QR code, yung mukha mo. O malay mo, di ba? Worth 1 million ka pala. I'm priceless. Pero sa akin, convenient yung kasi minsan pupunta ako sa banko para lang mag-deposit ng check. So at least ito, hindi na ako pipila. Pipicturan mo na lang. Paano kung cash yung i-deposito ko? Ah, pag-cash. Paano pag-cash? Yung mga partner banks din sila. Tapos you can transfer. Oo. Yung isa kong friend, sa 7-Eleven daw siya nag... Ah, talaga? Parang yung digital bank niya, merong mga partner na payment centers. Okay. So parang nagpapapera, padala ka lang. So kumbaga habang nagpapaload ka, habang bumibili ka ng soft drinks, ganyan. Deposit na rin ako. Yung sukli mo or something. And of course, meron din yung isa ding digital bank na alam ko, sa may partner sila ng mga digital wallet. So like digital GCash. Digital wallet and GCash. So from GCash, pwede kang mag-transfer papunta dun sa digital bank account mo. So, two-way siya. Pwede kang mag-deposit papunta sa bank from GCash. Pwede rin pabalik. Yes. And also, that's the way para i-withdraw yung pera mo. Na pupunta ka rin dun sa mga partner na payment centers. Meron ding mga kiosk daw, tsaka mga parang ATM siguro na pwede kang mag-withdraw. And dun sa mga, kung meron silang partner na mga digital wallet, pwede ding i-withdraw papunta doon sa digital wallet mo yung pera mo. So convenient pala siya, no? So kumbaga hindi mo kailangan mag-carry ng cash. Oo. Wag lang mawala yung smartphone mo. Yun lang. Well, which is one of the disadvantage, no? Of course, yung security. So kung medyo careless ka sa mga passwords mo, pwede kang ma-hack. Yun lang yung problem. And kung nasa cellphone mo, kung mawala yung cellphone mo at ma-unlock yung cellphone mo, di pwede yun. Kasi, kunwari, i-withdraw ko papunta sa
Gcash yung pera, tapos yung Gcash i-transfer ko dun sa sarili kong Gcash, oh, di ba? Wala na. So, you have to be meron ding ano, meron ding security na ano, risk, no? Yes. Especially na wala siya talagang mga I would say no, wala kang paper trail, no? Uh-huh. Kasi I'm not sure, but of course, sa traditional banks, meron kang statement of account, no? Whether they email it to you or, for example, meron kang passbook. So, sa traditional banks, meron kang added proof. Saka layer of security. Oo, na ito yung ano ko, physical na transactions ko. Yung mga debit, credit. Physical proof of my transactions. Yung mga ganyan. Yes. Isa pa nakikita kong parang disadvantage is yung lack of in-person support. Oh. Kasi kung ako, minsan meron akong... Gusto mo lang may sigawan eh. Pero yun nga, minsan nahihirapan ako tumawag sa customer service ng bangko. And since yung bangko naman may branch na like 10 minutes away from me, minsan pupunta ako dun sa bank, tapos yung customer service o yung teller, sila na yung pinapatawag ko dun sa customer service, or minsan sila na mismo yung na umaasikaso ng concern ko. So meron akong kausap na tao. Saka and, mas maganda yun kasi kapag may kausap kang tao, excuse me, so kumbaga parang yung mga concern mo, you can interact credibly. Yes. Diba? So kung tipong ikaw yung taong gusto mong may nakakausap na tao, baka hindi pa para sa iyo yung digital bank. Kasi digital bank talaga eh. Ano siya, pang loner. para sa talaga pang intro, pang introvert. Yung mga may mga kilala akong ganoon eh, yung mga ayaw nakikipag-usap sa mga tao, ayaw maharap sa mga tao. So, pwede ka sa digital bank. Pwede sa digital bank eh, kasi very very actually almost wala kang interaction with someone na in person, no? Very convenient. All right. By the way pala, no, they offer higher interest rate. Yeah, so one of the reasons why a lot of people are opening digital bank accounts is yung higher than usual na interest rates. So, mga around, yung iba nag-offer ng... Between 3 to 4%. 3 to 4. May nag-offer ng 2. May nag-offer ng 2. So, when interest rates right now are giving like 0.5%, so kung maka sa mga traditional banks, maka 3% ka, that's already times 6. Diba? Yes. So, okay din. And the reason why they are able to give such high interest rates is, I think, because lower din yung costs nila. Wala silang branches, wala silang masyadong pinapasweldong mga tao. Wala kang physical na kailangang bayarang renta, mga machine-machine. Yes. Baka kasi tataka sila paano nila nagagawa yun, no? So, meron ding ano yan, may trade-off din yan, no? Yes. Sama sa costing yan. Yes. And aside from keeping your money there, may mga digital banks that can also offer mga bills payment. So, just an additional, yes. So, you can already, I already pay my bills not just online but through their apps, no? May hindi ka napipila, no? Oo, meron na, sinubukan ko lang digital bank. So, nag-open ako. Okay naman siya. Secure naman. Well, of course, I will not put all my money in one bank account. No, maski naman sa traditional banks, yung pera ko medyo naka-distribute. Ito yung tipong maraming branches. So, ito yung nandito emergency fund ko para accessible. Tapos yung mga medyo short-term na funds ko sa isang bank na... mahirap withdrawin, no, para ma-discourage ako. So, alam mo, depende na sa discount mo yun. Kasi, depende course, sa inyo yan. Personal finance is personal. But one thing that we can advise is, huwag mo ilalagay lahat ng pera mo sa isang account lang. Mahirap, no? Diversify. Oh. Yeah. Ang isa siguro pang iniisip nila is, covered ba ito ng PDIC? Oo, covered yan. Yes. Kasi lahat ng bank products are covered ng PDIC. Up to 500,000 as of recording. Baka mamaya bukas bigla sa balita. As of this recording. So, but of course, they have to make sure that the digital bank is licensed, no? By the BSP. Oo. Kasi baka mamaya, since online bank, baka may nakita silang digital bank na yung pala ay based abroad at wala naman palang... Baka... gumawa lang ng app yan, di ba? Tapos nagbago lang isang letra, tapos mukhang digital bank. Nako. Yeah, so make sure that the digital bank is recognized by the Banko Sentral ng Pilipinas. Kasi silang regulatory government body for all banks dito sa Pilipinas, na nag-ooperate dito sa Pilipinas. Alright.
So, and actually, lahat ng, some traditional banks are also shifting towards digital banking. Yeah. May mga nakikita na rin ako. I know like two local banks na meron sila, two or three local banks na, ano, na meron silang digital banking. Oo, ino-offer na rin nila kasi nakikita nila na, uy, baka makuli tayo. So, saka potential din, lalo sa mga unbanked people. Yes. Lalo na yung mga, maganda to, no? Like for example, walang branch na malapit sa inyo na kailangan pang maglakad. Lalo sa mga probinsya, di ba? Oo, digital banking actually is a way to, ano, to democratize further the financial system. Oo. Yan, yung mga farmers, yung mga ganyan, lalo yung mga malalayo, yan. Maganda yung digital banking. Kailangan lang may smartphone sila, no? Yun lang. At saka may internet connection. So, I guess that's it. Just our basic run through of what digital banking is. So, if you like this video, so please give it a thumbs up and share it to your friends. Share. And kung hindi pa kayo nagsasubscribe, how dare you? So please subscribe to our channel. And your friends. And also, no, back view. Back watch whatever, basta panoorin niyo mga past videos, check out our past videos if you still want to continue learning. Yes, kasi and we have videos on UITFs, mutual funds, forex, real estate, ano pa ba, mga stock market, mga basic personal finance tips also. Basic personal finance tips, marami yan. Just explore our playlist, marami na yan. Or just wait for the end of this video, meron kami mga suggested videos na lumalabas. You can just click that link so that you can watch our next video. Alright? So, I guess that's it. Lalo na pag-traffic? Oo. Oo, di ba? Make your traffic productive. Yes. Alright, so thank you for watching and see you again next week. Bye-bye!